kung pang-araw-araw na motor ang hanap mo at madali lang dalhin, lalo na ng mga beginner at bagay na bagay dito sa matraffic na lugar kagaya ng Pilipinas. Tara, silipin natin ang New Gear S125, titingnan natin yung kanyang specs at kung magkano na nga ba ang presyo niya ngayong taon. Tara! Gear S125 ay nahanay sa Mio series. Makikita naman natin na talagang litaw na litaw ang bloodline ng mga Mio sa kanya. Dahil tahuig niya ang Mio Gravis 125. Sa kanyang looks naman ay walang duda, maganda yung motor, maganda yung aesthetic. Sa kanyang mga fairings, napaka-minimalist lang din dahil wala akong masyado makikita ang mga decals dito. At ang kulay ng ating nire-review ngayon, kulay matte black at kulay matte brown. Sa kanyang looks, walang duda na napakaganda din. Bagay na bagay sa matraffic na lugar, lalo na dito sa Pilipinas dahil ang disenyo ng motor na to ay slim at compact. Bagay na bagay din ito sa mga lady rider at sa mga nagsisimula palang matutong ng motor. Nung nakita ko sa personal, na-amaze ako sa motor na to dahil sakto lang din yung kanyang laki, yung kanyang body structure, hindi mahaba, sakto lang yung iksi niya at medyo manipis. Kaya talagang maisisingit natin sa mga traffic situation, lalo na dito sa NCR. So dahil hindi nga siya ganun kahaba, ay hindi hassle kung tayo ay magpa-park ng motor. Dito sa kanyang unahang bahagi ay makikita natin yung kanyang headlight na naka-LED na, yung kanyang mga signal light ay naka-bulb type at maging ang kanyang tail light. Ang kanyang fairings dito sa kanyang pinaka-head ay matte black at kung brown naman ay plain na matte brown din yung makikita natin dito at may jelly logo na blue core. At pagbaba natin dito sa pinakagitna ay makikita natin yung emblem ng gear. At sa magkabilang gilid nito ay may decals ng Mio at kasunod nito yung gear at sinundan ng letter S. So pag tiningnan mo dito or nandito pa sa kanyang bandang gilid ay makikita natin na may pagka sporty design din yung motor na to dahil meron siyang sharp edge dito na talagang litaw na litaw kapag tiningnan natin siya sa bandang gilid. Unlike doon sa Mio Gravis na bilugan, so ito naman medyo may pagka-sharp yung fairings niya dito kaya medyo lumitaw yung pagka-sporty ng motor na. Pagbaba natin dito sa kanyang gilid pa rin ay gumit na naman yung right of ownership ng Yamaha, yung Yamaha logo dito. Bilog, medyo katamtaman yung laki niya na gumit na dito sa kanyang dalawang fairings. Dito halos katapat ng upuan ng rider ay makikita natin ang decals na Yamaha. At ang maganda dito sa motor na to, kahit na medyo may pagka-modern, hindi pa rin talaga tinanggal yung kanyang kickstart na talagang kapakipainabang lalo na kapag ka nasa long ride tayo, hindi tayo mauwi. Umuubusan tayo ng battery, less worry tayo na hindi natin mapa-under motor dahil may kickstart siya. Mayroon din naman siyang underseat compartment na pwedeng paglagyan ng ating mga kapote, kaya ng payong, at kung hindi man magkakasya yung ating helmet or yung half-face na helmet, mayroon naman siyang dalawang hook na pwedeng sabitan ng ating mga helmet. Ang lakas din mga classic ng kanyang upuan dahil sa kulay na brown, napakalinis din niya tingnan. Meron lamang siyang stitches dito sa may bandang gitna na nagsilbing hati dun sa upuan ng rider at sa kanyang backride. Talagang bagay na bagay din talaga ito sa mga beginner, lalo na dun sa mga nag-aaral magmotor kasi ang motor na to ay merong scratch protection dito sa kanyang side sa unahan at dito sa magkabilang side ng footboard at maging dito sa may malapit ng kapaka ng backride. May iwasan natin yung mga minor na scratch. O kaya kung nag-aaral ka palang magmotor at kung bigla nating maitumba or aksidenteng may masagi man tayong bagay ay hindi basta-basta magkakaroon ng damage or scratch yung motor na to dahil may scratch protection nga siya. Ang plastic or fairings na ginamit dito ay medyo mas makapal kumpara dito sa ibang fairings na walang scratch protection. May slip resistant na rin ang footboard ng motor na to, so hindi tayo dito basta-basta dudulas dahil medyo kakapit yung ating mga sapatos dito kapag ka nakapatong yung mga paa natin. Medyo malapit pa din yung kanyang footboard, talagang komportable natin mailalapat yung ating mga balik. At may dalawang carabiner hook din naman ang motor na to na kapag ginamit natin sa pamamalengke yung motor na to, pwede natin sabitan ng ating mga dalahin kagaya ng plastic or eco bag dito sa kanyang bandang unahan. At dito naman natin makikita yung isa pang hook sa bandang upuan ng rider. Hindi din masasayang yung oras mo kapag ka nasa long ride ka dahil pwede na rin natin ditong i-charge yung mga cellphone kapag ka nasa malayong biyahe tayo dahil meron na rin siyang 12 volt na sa
bakit na matatagpuan natin dito sa kaliwang bahagi. Kaya napaka-convenient din talaga at talagang kapakipakinabang ng motor na to, lalo na dun sa mga delivery rider. Alam naman natin na napaka-importante ng mga cellphone. Bago natin silipin ang specs ng motor na to, ay bago ka pa lang dito sa ating channel, huwag mo namang kalimutang mag-like at i-subscribe mo na rin para maging updated ka sa mga susunod pa nating video. At punta na tayo sa puso ng motor na to, yung kanyang specs. Ito ay may 125cc, air-cooled, 4-stroke, single-cylinder, single overhead cam, 2 bulbs. Ang kanyang compression ratio ay 9.5:1, na kaya magbigay ng maximum power na 7kW or 9.4 PS at 8,000 RPM, at may maximum torque naman na 9.6 Nm at 5,500 RPM. Napakatipid sa gasolina dahil FI na ang motor na to, V-belt automatic, kaya gas and go na lang tayo. At ang kanyang tank capacity ay 4.2 liters at ang kanyang fuel consumption ay 40 to 50 kilometers per liter. Dahil equipped din ito ng blue core ay mas lalong pinatipid pa sa gasolina, more power pero less fuel. Equipped na rin ito ng stop and start system na kung saan kapag huminto tayo ng 3 to 5 seconds ay kusang namamatay ang engine ng motor na ito na nagre-resulta sa mas matipid na gas. At kapag aandar na tayo, pihitin lang natin yung selenyador at kusang aandar ang motor na ito. Hindi pa keyless yung motor na to, ignition switch pa siya, pero may answer back system naman ito na kapag ka maraming Mio gear na nakapark sa parking area ay madali lang natin siyang malulocate dahil meron siyang answer back system. Bukod doon ay naka SMG na rin ito or smart motor generator na kapag ka in-start natin ang motor natin, hindi siya masyadong ma-vibrate or smooth yung makina. At kung sisilipin naman natin yung kanyang gulong dito sa unahan, ay may sukat na 8080x14 at sa likuran naman ay 170x14, so parehas na naka-mags at parehas na rin naka-tubeless. Sa kanya namang suspension dito sa unahan ay naka-telescopic fork, at dito naman sa kanyang likuran ay unit swing single-sided shock, at sa kanyang brakes naman dito sa unahan ay naka-disc brake, at dito naman sa likuran ay naka-mechanical drum brake na okay lang naman dahil small displacement lang ang motor. At sa seat height naman ng motor na to, nung sinukat natin, eh hindi tayo nahirapan dahil sa mababa lang talaga yung motor na to. Dahil kagaya na sinabi ko kanina, eh bagay ito sa mga beginner o kaya lady rider, kayang-kaya mo siyang dalhin dahil ang kanyang seat height ay 700mm. Nung sinukat natin, ang height ko ay 5'5", eh talagang hindi tayo nahirapan. Maganda siyang dalhin, maganda yung kanyang turning radius, malawak din. At yung kanya naman ground clearance ay 135mm. Magaan lang din yung motor na to, hindi siya kabigatan. At bago tayo dumako sa SRP ng motor na to, ay shoutout muna natin yung mga nag-comment last week at yung mga nakaraang linggo pa, dahil medyo late yung upload natin ngayong araw. Ito sila. Shoutout kanila Mark Anthony Baliktar, Sulit Review, Lorenzo Aquino, Robin Robledo, Marco Vlog, Tigbak Salas. Shoutout na rin kana Amar Samsoden, Roel Paluyo, Light Warrior, Eliezer Tumamak, Permamente, at kay Mr. Yoso TV. Mag-comment ka na sa video na to para ikaw naman ang ma-shoutout ko sa susunod. Thank you! At ang SRP ng motor na to ay 84,400. Pwede ka dito mag-down ng 6,000 at magma-monthly ka ng 3,981 kung kukunin mo siya ng 3 years. At ayan na nga yung vlog natin ngayong araw, ang Yamaha Mio Gear S125. So sa inyong palagay, sulit ba ang Yamaha Mio Gear ngayong taon? So comment nyo nga sa iba ba. Hanggang dito na lang yung video natin ngayong araw. Kung umabot ka pa rin hanggang sa dulo ng ating video, ay huwag ka nang mahiyang mag-like. Malaking tulong yan sa ating channel. At i-subscribe ninyo na rin para maging updated kayo sa mga susunod pa nating video. So that's it for today. Thanks for watching. Bye-bye.